Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin yung recent game ni World Champion, ex-World Champion Garry Kasparov and World 960 Champion na si Grandmaster Westiso sa Chess 9LX Tournament na kung saan nagaganap po ito ngayon, September 7 to September 10 sa USA. And ang mga kasali po ay malalakas na player, Dominguez, Caruana, Svidler, Aronian, Nakamura, Shankland, MVL, Mamedyarov, and syempre si Kasparov and si Westy. So rapid time control lang po ito, and makikita nyo 9LX ang pangalan kasi po 960 yan. So yan po ang pangalan ng tournament, kumbaga parang trademark na nila yan. Ginawa nilang 9LX kasi Roman numerals ng 60 is LX. Ayan. So dito puti si Kasparov, itim si Wesley, a-analyze po natin. Pero bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So dito, pag tinira ko, saka mag-iiba yung position. So pag sa 960 po, ito po yung Fischer random na kung saan pinauso ng Bobby Fischer. And iba-iba po yung pwesto ng... Ayan, iba-iba yung pwesto niyan. So mag-iiba yan pag tira ko ng E4 and yan po ang naging pwesto. So, before the round, mag-drawing of lots, 1 to 960, and kung ano yung mabunot, yun po yung position na aayusin nila. So, walang opening theory kasi random lalabas eh. And pagalingan sa middle game ito, and syempre sa discarte na rin. So, 960 lang possible positions na yung king nasa gitna ng dalawang rook. So, alam ko po, yan lang ang rules dyan, bawal na yung king wala sa gitna ng dalawang rook. For example, andito yung rook sa C1, ilalagay mo sa F1, tapos yung isang rook nasa G1, bawal po yan. And yung castling po dito, same pa din. Ang castle dito is yung king, ilalagay mo doon. And mapupunta sa same castling position as regular chess. Pag dito naman, pwede ka na mag-castling kaagad, magbabago po yung position nila. Ayan, kasi yun yung long castling sa regular chess. So dito, alam ko, over the board tournament ito na nagaganap sa St. Louis. Ayan, Sinke Field. So, after E4, ang ginawa is E5. Nag-Knight E3. Knight E6. And then C3. Ayan. So, wala nang opening dito. Siguro, ang idea nito, idea ni Kasparov, is ilabas yung bishop. Ayan. Kaya lang nababarahan. Siguro, pwede dito sa D3. And siguro, ayaw niyang matirahan ng Knight D4. Kasi, ang possible dito, for example, tumira ng knight b3 or let's say g3 para ilabas yung queen. Pag knight d4, hindi makakastling kasi merong checkmate. Ayan. So, nangyayari yan. Dito sa chess 960, maraming possibilities na mangyari kasi nga, hindi ito yung normal na opening. Yung bishop dito, ang pangit. O, nasa gitna. So, ang ginawa is c3, tumira ng knight b6, nag-castle. Ayan. So, gusto niya kaagad bombahin with the move d4. G6 ang ginawa ni Wesley. Inactivate yung queen para kakainin pag nag D4. Nag G3 and then C6. So, symmetrical lang naging setup. So, usually, magiging symmetrical. And, alam nyo naman, as in regular chess, pag D4, D5, pag nag C4, C5, yung symmetrical system, maganda po yan. Ayan, maganda. Basta, alam mo kung saan ka titigil. Like Petrov, like the D4, D5, yung Slav, usually nagiging symmetrical. Pero pag ginaya mo hanggang dulo, hanggang middle game, mayayari ka eventually. Ayan. So, isang technique yan sa 960, gagayahin mo yung idea ng white. Very effective, lalo na kapag hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, dito, after knight B3, officially, naging symmetrical ang pawn structure. Ayan. Pero nauna mag D4, so dito, bad idea na mag D5. Kasi siguro, sa some kind of tactics, pwedeng kainin. Kaya ang ginawa ni Wesley ay kinain muna. After si D4, D5. Ayan. So, after D5, nag E5 si Kasparov. Nag knight C4. And then knight G4. So, may poste dito si Wesley, pero yung knight ni Kasparov papunta na dito. And F5 ang napiling tira ni Wesley.
Ayan. So, hindi gusto ng engine yan. Ang gusto ng engine ay mag-H5. After knight F6, kakainin ito. Napakalupit na tactics. Which is mahirap makita kasi kakaibang pattern. Kakaibang pattern ito, unlike sa regular chess, earliest move 10, may mga ganitong tactics na kaagad. Bihira pong mangyari yan. May kain doon. Pag kinain naman ito, mali yan kasi checkin muna doon. And queen takes e5 pa ang gagawin. May checkmate threat doon. Oops. Mahirap na yung position ni Kasparov. Which is, yan sana ang maganda. Kaya lang f5 ang napili ni Wesley. Pwede rin. Kasi ang idea, pag in-en-passan, titirahan ng h5. And yung knight babalik doon, bitin na po yung pawn dito sa f6. So after f5, ang ginawa ni Kasparov, nag knight f6 pa din. Rook f8. Kinain yun. Ayan. So after knight f6, same tactics. Oops. Knight d4 pa rin. Which is very easy to miss. Kasi hindi naman common. Andito yung bishop sa b8. So after rook f8, kinain. Nag f4. Ayan na. So maganda yung pass pawn dito ni Kasparov. Sa e5. So after f4, nag g5. Ayan. So kailangan bombahin yan. Nag queen f3, dinepensahan. Nag queen g7. And then bishop b4. So kung makikita nyo yung evaluation bar dito, lamang na si Kasparov. Ang laki na ng lamang. So pag sa analysis ng engine, plus 2.0 na. So after bishop b4, tinututukan yung rook. Nag rook f7, nag knight c5 para ma-exchange yung pangbara. Nag queen h6 lang si Wesley. May pressure doon. Ayan. So kinain ni Kasparov. Rook e6 and then b3. So pinaalis yung kabayo, which is very accurate. Nag a5 si Wesley, pampagulo ng onte, and then bishop c3 ang tinira ni Kasparov. So after bishop c3, nag knight a3. Ayan, bishop d3 lang, and then g4. So usually magandang idea yan, isasara, kasi pag binuksan, baka mayari ka agad. For example, kainin, let's say kainin, yung rook makakapasok dito, and madidistract yung rook na to. Kasi itong rook na to, very defensive at the moment, kapag nagkaroon ng bagong dedepensahan, baka makatulak yung pawn na to. Ayan. So, yung g4 is a good decision. Nag queen e2 and then queen f8. So, sinusubukan ni Wesley na manggulo dito, pero ayon sa engine, tagilid na. Dapat daw kinain to ni Kasparov. Hindi niya kinain. Tumira siya ng h3. Ayan. So, gusto niyang baragin dito, which is a good idea. Nag h5, kinain niya. And then, hindi niya kinain ito. Tumira siya ng bishop b2. Ayan. So, lumiit yung lamang. Kung makikita nyo, ang laki ng bar dito sa gilid. After bishop b2, lumiit. Bakit hindi ginawa ni Kasparov yun? Kasi, sa tingin ko, mataas yung sense ni Kasparov sa atake. And, sanay siya na inaatake at tumaatake. Siguro, naisip niya, pag kinain, baka matirahan ng something like c5. Ayan. May c4, yung bishop, vulnerable dito. Pwede rin kainin. May rook c6 din. Siguro, yan ang kinatakot niya. And after bishop b2, hindi maka c5. Bakit? Kasi kakainin tong kabayo dito. So after bishop b2, nag-rook e6 si Wesley. Gusto niyang pumasok dito. So e6 lang daw, panalo na. E6 lang, panalo na. Ang ginawa ni Kasparov, nag-rook h1. Which is a mistake. Dapat daw e6. Kasi pag nag e6, makakain na yung kabayo dito. Ayan, may tactics. Pag nag-rook g7, e7 lang. After rook e7, merong bishop takes a3. Panalo ka agad. Di nakita ni Kasparov, maaring konti na lang yung oras. Nag rook h1 siya, chinalish niya yung rook. Ganon, nag-exchange. Ayan, so queen g2, bishop c7. So kahit lumiit yung lamang, lamang pa rin yung puti dito. Kasi nga, meron siyang two bishops. Weak yung pawns ni Wesley, yung kabayo na pako na dito. And may protected pass pawn siya. So after bishop c7, rook h1 ang ginawa, which is a good idea. Kinain, and then king b8. So, ang ginawa ni Wesley dito, iniwas lang yung king para pagkain dito mamaya, walang check. Nag queen e1, a4, and then bishop c3. So, gustong mag bishop b4, nag bishop d8 si Wesley, nag bishop b4, and then bishop e7, kinain. So, winning pa rin, ayan, winning pa rin si Kasparov dito. So, usually talaga sa 960, mahirap. Hindi lagi magbo-work yung symmetrical kapag nagkamali ka ng isang tira. Yung position ng white, mahirap na makarecover kung ikaw yung black.
Ayan. Kasi nakikita nyo sa simula, symmetrical yung ginawa ni Wesley. Kaya lang nagkamali siya ng isang tira, may na-miss siyang tactics, and eventually, mahirap na makarecover kasi iba yung formation ng pawn structure and iba yung position ng pieces. So, after queen e7, tumira ng king b2. Ayan, nag-knight p5. So, dito may konting panggulo si Wesley. Che-check doon. Kaya kinain ni Wesley. I mean, ni Kasparov, kinain yung kabayo para hindi na makapanggulo doon. So, chumek pa rin si Wesley dito. Nag-king c2 and then c takes b5. So, after c takes b5, nag-queen a5, which is a blunder. Ayan. So, ano daw ang tamang tira? Makikita nyo, sobrang laki na ng lamang. Kumbaga, parang mati-checkmate na. e6 lang daw ang tamang tira dito. With the idea of queen e5 check. Ang ginawa ni Kasparov ay tumira ng queen a5. Gusto niya kainin yung mga pawns dito na punta sa equal. And try nyo pong hulaan kung ano yung nakita ni Westy. Kaya naging tabla ang laro na ito. Okay, so sasabihin ko na po, kung gusto niyo pa ng mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. So dito, ang ine-expect siguro ni Kasparov, ang possible lang na gawin ni Wesley ay mag-queen d7 or mag-queen c7. Kapag nag-queen d7, kakainin yung a3. And pag nag-queen c7 naman, kakainin lang. And then merong king c3, and eventually makakain tong b4, b5, and a3, and panalo na yung white. Kaya lang hindi nakita ni Kasparov, hindi dedepensahan yung mga pawn na yan, kundi ka-counter with the move queen h7. After queen h7, may tabla na dito. Ayan. So after queen h7, chumek, and na-force na siya ang mag-perpetual check. Kasi pag kinain niya ito, medyo delikado pa, nakakatakot pa. Baaring kainin to or pwede rin kainin to. Ayan, may passpawn dito. So ang ginawa na lang ni Kasparov, nag-perpetual check na lang siya and nauwi sa tabla. Ayan. So dahil diyan, tabla po ang laban ni Kasparov at ni Wesley sa Chess9LX, na kung saan round 2 po itong laban nila. And kahit winning si Kasparov buong laro, isang mali lang. Nag-equal ang laban and eventually natabla nga. So ganun talaga sa chess, lalo na sa mga tataas na level, one mistake is enough para mabaliktad yung laban. Kahit gaano pa yung kalaki yung lamang sa computer, ayan, pag pina-analyze mo, plus 11, kaya lang nagkamali si Kasparov. Siguro kung medyo bata-bata siya, hindi niya mamimiss yung queen at 7, kaya lang na-miss niya and eventually nauwi po sa tabla. So hopefully, nag-enjoy po kayo and natuto kahit papano. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga pajaffers!